middle of his prayer, he said, I don't understand why adults, when you become an adult, it's really hard for you to forgive. I want to become an adult, but sometimes I don't want to be an adult because maybe if I become an adult, it will be hard for me to forgive also. Tapos the rest of the prayer, parang kung ano yung binuhusan ng malapig na tubig na parang, yung parang ang liit na ito bagay. Nakakahiya na parang, baka ang liitong bagay, ang laki ng pride mo. Parang, wala namang nanalo. Wala namang nanalo. Walang nagwagi kung magkapareho kami talo. Nakakahiya pa kami in front of our son. Kasi, alam mo yung parang natatakot siya lumaki. Kasi natatakot siya na mga pag naging adult na siya. Feeling niya syndrome yun. Hi everyone, good morning. Let's have a quick talk about forgiveness. Forgiveness kasi it's a very strong word na marami siyang kailangan i-consider as you become an adult. Ang dami mong kinoconsider, ang dami mong bad, sa dami mong sanga-sanga siya. Kumbaga, hindi katulad ng bata when something happens, kunyari may nanakit sa kanila, may nangyari, may maya-maya makikita mo sila, okay na sila ulit. Wala nang nangyari, nakalimutan na nila as if nothing really happens. Kumbaga ganun. Pero as you become an adult, ang hirap. Why am I saying this? Well, actually, based on my own experience, yesterday, I had a fight with my husband, which is, to tell you frankly, normal lang talaga sa mag-asawa. Abnormal kayo kung hindi kayo nag-aaway. Kung yung mga bagay-bagay, yung maliliit na bagay, is hindi nyo pinag-aawayan. So, sobrang normal lang na mag-aaway kayo. Ano yung hindi normal? Yung hindi normal is yung magbubugbugan na kayo, magsasakita na kayo to the point na wala na kayong respeto sa isa't isa. Two different people raised by different families magsasama. So last night we had a fight, husband and I. It's not a big fight, it's a misunderstanding between two different people with different opinions. Kumbaga, may opinion ako, may opinion siya. Feeling ko ako tama, feeling niya siya tama. Walang nananalo. We both have pride and ganon. And then, ang style ko kasi before, when I had fight with my husband, tatakbo ako or maglalakad. I will jog or I will have to run. Para mapagod ako to the point na pagod na ako, susunduin na niya ako. Tapos magtatawanan na kami na ano, napagod ka, ganyan. Ngayon, hindi ko siya magawa dito sa Manila. Why? Because natatakot ako. Change my strategy. Whenever I had fight with my husband, I will keep quiet. Kasi, doon ko siya natitira. Kumbaga, parang doon siya nakukonsent siya. Tip yan, mga mamis. Doon siya I'm giving time for us, for both of us to think. Kasi, mahirap na may masabi kang pangit. Kasi pareho kayo eh. Galit kayo. Your emotion is so high na may mga tendencies pwedeng may masabi kang pangit, may masabi siyang pangit, and the hindi nyo mababawi. Hindi, kahit mag-sorry kayo sa isa't isa, dadating yung point na pag nag-away kayo ulit, hindi nyo mababawi yung salitang yon. Didibdibin at didibdibin. Remember this, tao lang tayo. May mga emosyon tayo. Masyado tayo madaming emosyon na pag may nasabi kang salita na hindi, kahit you don't mean it, pero during that time na sinabi mo, hindi mo na siya kayang bawiin. So as much as possible, I will keep my mouth shut. Mas pipiliin ko na lang ngayon, since hindi nga ako makatakbo, hindi ako makalabas, hindi ako makapaglakad, para mag-isip-isip,
itutulog ko. Si husband kasi, iba naman siya. Huwag nating patagalin. Huwag, pag-usapan natin. Kausapin mo ako ngayon na. And I always told him na, masyado pang hayong emotion ko. So, hindi ko maiintindihan yung point mo. Hindi mo maiintindihan yung point ko. Kasi feeling namin, ako yung tama, feeling niya siya yung tama. So, ganun. So, ang ending kagabi is, we were about to sleep without fixing the thing. Kasi gusto ka nga husband without talking to any, to both of them. Gusto ko na lang matulog. Gusto ko na lang para bukas, baka okay na ako, then papag-usapan na namin. And so, husband, and so Jacob said, okay guys, let's pray. One thing na hindi namin mahindian kahit nag-aaway kami. Then Jacob hold my hand and hold his daddy's hand and start praying. In the middle of his prayer, he said, Dear God, every time I did something, I ask for your forgiveness and thank you for forgiving me. And then he paused. And then parang he cleared his throat and he said, Jesus, I don't understand why adults, when you become an adult, it's really hard for you to forgive. I want to become an adult, but sometimes I don't want to be an adult because maybe if I become an adult, it will be hard for me to forgive also. Tapos the rest of the prayer, I didn't understand it anymore. I didn't heard anything anymore. And parang kung ano yung binuhusan ng malapig na tubig na parang ang ano nung batang to, yung parang ang ganda to. Work ni God sa buhay niya na parang ang galing. Ako dapat yung nagtuturo, kami dapat ng mga magulang ngayon, nagtuturo sa kanya kung na learn how to forgive. Yung parang you have to forgive eh, no matter what, regardless of any scenarios, or you have to forgive. Kailangan, you have to forgive kasi that's what God asks you to do. Kasi si God niya. Tapos kami yung parang, ang liit na ito bagay. Nakakahiya. Ang liit ng bagay. Ang laki ng pride mo. Parang, wala namang nanalo. Walang nagwagi. Kumbaga, pareho kami nalo. Nakakahiya pa kami in front of our son. Kasi, alam mo yung parang natatakot siya lumaki. Kasi natatakot siya na baka pag naging adult na siya, feeling niya syndrome yun. Yung parang magiging parang, I praise God. I praise God so much for the life of Jacob. Na sometimes when we forget things, nakaka-bless na may bata na nag-remind sa'yo. And yun nga, sa ano ko na to, don't let my experience be your experience na hintayin niyo pa yung anak niyo na magsasabi sa inyo na learn how to forgive. Kasi it's a matter of listening only eh. Clear mo muna yung puso mo. And it's also a big help. Kasi when I was so devastated last night and I was so mad, so frustrated na di ko mapilit yung gusto ko. Parang ako babae dito. Pakinggan mo, tama to. May puso yung sinasabi ko. Ganun. Hindi siya pwede puro rules lang. Kailangan lagyan mo ng puso. Ganun. So parang feeling ko ako yung tama. Yung parang it's a matter of listening lang pala. Kumbaga parang clear your heart. Pray also. It's a big help kung ipagpapray mo na kahit feeling mo ikaw yung tama, kahit na ikaw yung mali,
pag-pray mo, ask God's help. Walang ibang makakatulong sa inyo. Avoid calling someone. Avoid calling your friends. Avoid calling your family. Pwede niyong gawin yon after. Pag naging okay na muna. Kung gusto niyo pag i-share sa kanila kung ano yung mangyari. Pero avoid doing it. Simpleng bagay, avoid posting something on Facebook. Avoid those things. Avoid negative things. Kasi the moment na post mo na yan, nasabihan mo na kung sino pa man, mahirap na siyang bawiin. Mahirap na siyang kahit nagkaroon na ng forgiveness, kahit mahirap na siyang tanggalin. Kumbaga parang hinalimbawa yan doon sa pagkabasag ng plato. Kahit maayos mo yan, may lamat siya, nabasag siya. Kumbaga, avoid those things. Kung sobrang nasasaktan ka, sobrang feeling mo, talo ka, alam mo yon yung parang wala, ganun. Pray ka lang. Talk to God. Sabihin mo lang yung ano mo. And God will do something. Ayan, katulad niyan. Nagsusumbong ako. One of my character kasi is hindi ako nagsusumbong sa family ko kasi bias ang family ko. Kakampihan nila ako. And ayoko na simple things magiging malaking gulo. Ayoko din yung mag-share sa mga kaibigan. May mga kaibigan lang ako kasi yung mga kaibigan na pinag-sharean ko lang, dalawa lang sila. Kumbaga yung dalawang yun pa, hindi ko pa sila kakampi. Hindi ko nga din alam kung bakit ko sila naging kaibigan. Anyway, kumbaga, hindi din naman lahat ng problema ko, share ko. Kung kaya, kung hindi naman ganun ka OA, don't. Sumbong ka lang kay God. And ayun, ginawa nga ni God is at that very moment na nag-pray yung anak ko, dun kami parang kinausap ni God na, ito na yung sagot ko sa inyo. Walang tama sa inyo. Pareho kayong mali. May mga tama sa inyo. Pagsamahin nyo yung parehong tama nyo. Pagsamahin nyo. Kumbaga, yung parehong mali nyo, tanggalin nyo. Yung parehong tama nyo, pagsamahin nyo, pagcombine nyo para maging maayos yung sitwasyon. Kumbaga, ganun. So, yun. Forgiveness. Parang, when you forgive, learn how to calm yourself muna. Sumbong ka lang kay God. Tapos, hindi naman niya paparusahan yung kaaway mo kagad. Kumbaga, hindi naman siya yung ano before na pag nagsumbong yung mga propeta, magsiset na siya ng apoy. Hindi naman mangyayari yun. So, huwag ka matakot. Sumbong ka lang kay God. Sumbong mo lang. Tapos, huwag kang magsusumbong sa kaibigan. Huwag kang magsusumbong sa pamilya mo. Huwag kang magpo-post sa Facebook. Kasi mag-i-enjoy lang dyan lahat yung mga chismoso. Kumbaga, don't give the other people a satisfaction na, yan. Ano naman yung pamilya na yan, ganito yan. Kumbaga, don't. Ayusin nyo. Pagpakakalma ka muna. Kung ayaw nyo yung pag-usapan, respeto nyo yung decision ng isa't isa. Pag okay na, pray. Tapos, pag-usapan niyo ng malumanay. So, after that, we talk na parang, my husband and I, na nag-usap kami na parang, sabi ko, hindi ko naman dinidisrespect yung decision mo. Sinagsasubmit naman ako. May mga bagay lang talaga na hindi ako in favor. Pero, ito kasi yung opinion ko. And when you listen, kasi sabi nga, listen muna dun sa partner mo pag may mga ganyan. Make sure that you're listening. Kasi sometimes when we listen, okay, makikinig ako, magsalita ka. Pero, ang totoo, hindi ka nakikinig. Sarado na yung utak mo, sarado na yung puso mo, may decision ka na. And that's wrong. When you listen, open your heart, remove the decision,
pakinggan mo talaga siya ng buong puso mo. Hindi mo kailangang tanggapin lahat, pero papakinggan mo. When I said you listen, papakinggan mo kung ano talaga yung gusto niya, ano ba talaga yung opinion niya. When you listen, maiintindihan mo. And when I listen, when I start listening, saka ko lang nakuha na, pareho naman pala kami ng punto. Pinahirapan lang na yung isa't isa. Kumbaga ganun. Ayan, when you forgive, para makuha mo yung forgiveness, and para makapag-ask ka ng forgiveness, makahingi ka ng forgiveness, and para makapag-forgive ka, you have to listen. Calm yourself, listen, pray, calm yourself, listen, and talk. Tapos saka kayo mag-decision. Pero inuulit ko, walang perfect na marriage. Pagdadaanan at pagdadaanan nyo yung mga ganitong pangyayari. Kasi ito yung magbibuild sa inyo para maging strong yung relationship nyo. Anyway, always remember Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Paano nyo ma-build yung character ng anak nyo? By building din yung character nyo. Mag-set kayo ng, as a good example para mahulma niya yung anak niya. And always ask God's help sa pagpapalaki ng mga bata. Kasi hindi madaling magpalaki ng anak. Napakahirap. And yun lang. And thank you and God bless everyone.